Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa Japan, kung saan isang hindi kilalang Pilipino ang nanggulat sa mga Hapones. Matapos mapabagsak ang kapatid ng monster ng Japan at dating undisputed king na si Naoya Inoue. Ang kanyang kapatid na si Takuma Inoue ay sumaba kontra sa ating kababayan na si Froilan Saludar, na hindi nila inaakalang malakas pala at may kakayahang mapabagsak ang kanilang binibidang fighter na kapatid ni Naoya. Dahil walang nag-akala na pwede pala nitong ma-knockdown ang kanilang kababayan. Dahil para sa mga Hapon ay easy fight lang ito para sa nakakababatang kapatid ni Naoya na si Takuma Inoue. At ang bakbakang ito ay ginanap pa mismo sa teritoryo at lugar na sinilangan ng magkapatid sa Kanagawa, Japan sa Sky Arena. Ang inaakala nilang pampadagdag lamang sa magandang record ni Takuma ay ito pala ang magbibigay ng sakit ng ulo sa kanila. Kaya for today's video, samahan niyo akong balikan ang pagdayo ni Froilan Saludar sa baluarte ng mga Inoue. Ipinakita kaagad ni Froilan Saludar ang kanyang malabakal na mga kamao sa simula pa lang ng laban. At dito nabigla ang lahat matapos bumagsak si Takuma. Ngunit naging matalino ang corner ni Takuma Inoue at iniba ang estilo sa sumunod na mga round. Let's go!
para makaiwas sa mga hagupit ni Froilan sa lugar. Naging maganda ang bagong game plan nila Takuma at unti-unti nilang nauungusan sa score ang ating kababayan. Pero kapansin-pansin na hindi madali ang mga bawat rounds para kay Takuma inuwi. Counter! 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 Coun
At sa pang-8 round, na-knockdown ng ating kababayan.
at sa round number 9, buong tapang na lumaban ng Pinoy. Ngunit hindi ito naging sapat. At bumagsak muli si Froilan sa lugar. Matapos ang laban, pinaboran si Takuma Inoue, 97-90, at dalawang judge na 96-91. Wagi si Takuma Inoue via unanimous decision. Nanalo man ang Hapon, ngunit naging mahirap naman ang laban para sa kanila, na inaasahan nilang madali at easy win